Ninong RJ Nieto o si Elias Thinking Pinoy. Sir Nieto, magandang hapon. Magandang hapon po, Bossing Erwin. Sir, dumami ang fans mo, Jesus Maria Josef. Marami ka ng fans sa Thinking Pinoy. Lalong dumami pa, nakita nila na ikaw pala yun, ha? Sa likod nitong Thinking Pinoy, sir. Oh, salamat po. Nung inimbitahan ho kayo, sir, dyan sa Senado, na-anticipate nyo na na makakasalubong nyo o magkakasagutan kayo o tatanungin ka ng pabalang nitong si Senador Trillanes. Na-anticipate nyo na yan, ano? Opo, bastos naman talaga yun eh. Oho. Tapos, and then my question is, pero yung mga kasagutan niya, sir, yung mga sagot mo is swak ho. You know? Parang hindi mo pinag-isipan, parang it just comes natural. Yung binabara-bara ka, pero sumagot kayo, cool na cool kayo. It was natural, Sir Nieto. Actually, swerte po ako ng konti kasi pagod na pagod po ako noon eh, kaya kalmado ako. Pagod pa kayo noon, ha? Ibig sabihin, kung hindi kayo pagod, sir, baka kawawa, napahiya ang Senador Trillanes. Baka po, medyo mas matalimpay dila ako noon. Kaya lang po kasi, sir, galing po ako New York doon sa UN General Assembly. Aha. Kaya po, grabe pa jet lag ko hanggang ngayon. Kaya po, ayun, medyo kalmado po ako noon kasi pagod. Sir, isa pa hong katanungan, alright. Yung I would like to get your opinion kasi pinagpipilitan lalo na po itong si Bam Aquino, napahiya na ito kahapon, sinagot na siya mismo ni Asik Uson, bakit kita kukunin yung side mo, i-vlogger ako kayo, sir, ano ho nga opinion nyo rito, what is your opinion? Bakit po ako, pakiulit ka po yung tanong, sir. My question is, dapat ba as a vlogger, kagaya po ninyo, sir Nieto, ano po, okay, kailangan bang kunin yung opinion, for example, yung side ni Trillanes, kung kunwari, titirahin po ninyo ito, kailangan nyo bang kunin talaga ang side, is it a must sa isa inyong tingin? Hindi po, sir, kasi po, ang mga vlogger po ay mga regular na tao na nagsusulat lang na iniisip nila. Hindi po never po kami nag-claim na nagsusulat kami ng balita. Mm-hmm. Ngayon, sir, halimbawa lang, isang magtataho sa kalye, nagsulat ng something sa Facebook profile niya. Tapos bukas, nagkaroon na siyang 100,000 na followers. Ano yun ibig sabihin? Parang nagsulat siya ng susunod niya sasabihin, kailangan tatawagan pa si Bam Aquino? Eh magtataho lang siya? Di po ba? Oo. Tapos sir, kahapon din, mukhang nandoon pa rin ho yung paggalang ninyo sa senador dahil nung natanong kayo, nung hindi na ako kayo sumagot, sinasabi ni Senador Trillanes na si Senador De Limaro was unjustly accused at ano yung ginagawa nyo doon sa litrato niya, hindi na ho kayo sumagot. Bakit, sir? Hindi nyo na sinagot ito? Sa totoo lang naman, sir, wala naman akong respeto rin sa mga LP senators. Kaya lang, kailangan ko sumunod sa batas. Ayoko pong ma-contempt. Kaya kailangan, maging civil pa rin tayo kahit wala tayong respeto sa iba. Alright. Opo. Sir, sa inyo rin ang... Yung pong sa kay De Lima, tinanong naman ako na nagpa-picture ako doon sa labas ng pinto niya. Mm-hmm. Sabi niya, kung magsusorry ba man lang kami. Mm-hmm. Hindi naman illegal yung ginawa namin eh. Hmm. Ano gusto ni Senator Trillanes? Gumawa siya ng batas para idikta yung nararamdaman ng tao? Mm-hmm. Bawal yun. Mm-hmm. Sir, matanong ko lang. May nagtatanong sa akin, kayo ba kumuha ng law o ano ba? Meron ba kayong kurso ng mga political science, etc.? Hindi po. Ano lang po ako. Nag-BS Mass po ako sa UP. Kaya lang, UP Diliman po. Kaya lang, naghirap, namatay yung tatay ko noon eh, wala na kaming pera, kaya nag-drop out ako sa UP. So basically, sir, undergraduate po ako. Alright. Wala po akong pinag-aralan na mataas. Alright. Last two questions, sir. Kilala mo raw itong si Kokoy Dayo. Kayo po yata ang nag-expose, correct me if I'm wrong, dito kay Kokoy Dayo, sa pagkatao ni Kokoy Dayo. Hindi ko po siya personal na kilala. Ang nakita ko lang po kasi, yung mga detalye tungkol sa kanya na freely available online. Aha. Uh-huh. Ang problema nga kasi, itong si Kokoy Dayo, nagki-claim na web security consultant ng PCOO noong panahon ni Presidente Aquino. Aha. Kaya lang po, sobrang niyang careless kasi yung mga personal details niya, nagkalat kung saan-saan. Kaya po, ang dali niyang hanapin. Opo. Alright. Sir, panghuli na lamang nakatanungan. Ito po yung gustong tanungin ng mga kababayan natin. With your line of thinking, sir, mukhang okay naman ho yung inyong mga pananaw sa buhay. Ano po yung buhay ho ninyo? Hindi po kayo bayaran. Ano po? Hindi po. I mean,
The question now is, gusto po malaman ng kababayan, why? Why are you supporting Duterte, sir? Kasi po, ano sir, kasi na kinuwento ko nga kanina, di ba, naging mahirap yung buhay ko dati, madaming challenges. Pero kahit pa paano, nakahanap ako ng diskarte sa buhay. Komportable na yung buhay ko bago pa ako nag-vlog. Mm-hmm. Kaya lang po, nung mga pangalawa, pangatlong beses ko nang namasyal sa New York, naisip ko, nagsasayang na lang ako ng pera, bakit hindi ko tumulong sa bayan? Kasi sinuwerte ako, pero karamihan ng mga kababayan natin hindi sinuwerte. Mm-hmm. Eh, ganun din po yung kwento ni Duterte. Komportable na yung buhay niya, pero gusto lang yung tumulong sa bayan. Mm-hmm. Kaya parang nakikita ko po, parang ako yung... ano, 1% Duterte. So, mm-hmm. I saw myself in him. Kaya ako po siya sinusuportahan. Mm-hmm. Anyway, sir, maraming salamat po, Sir Nieto of Thinking Pinoy, alias Thinking Pinoy. Maraming salamat. Ay, dali lang. Dito pala ako ditingin. Kapatay lang ako ng, ano, electric pan. Hi, guys. Ako po si TP. Ang DH ng mga DH. Ito yata yung pinakauna kong major na Facebook Live after ng Senate hearing. Kasi nga po mga friends, ang kwento dyan, di ba parang 2 weeks ako nagko-cover sa New York, tapos walang patid. Hoy, grabe ka Mary Ann Balino ha. Parang huling 10 yata na Facebook Live ko, ikaw unang nagko-comment. Nakakaloka. Wait, can you... Alright. Anyway, so 2 weeks na po akong walang pahinga. Kasi nga, di ba, New York. Tas, mga girls, wala po kaming kapahipahinga doon. As in. Tapos, pagpasensyahan nyo na po kung ba't ang pangit-pangit ko po sa TV. Kasi nga po, na-realize ko, sinasabotahe po talaga tayo ng mainstream media. Pinapataba po nila ako, mga friends. As in, gusto nila akong papangitin. Kaloka. Alright, dali lang. Ang dami nagbe-message. Okay, so after kasi po noon, dumating ako nung ano, mga October 2. After po nung October 2, syempre, basa-basa ako kung paano gagawin sa Senate hearing. Tapos, October 3 pala ako dumating. Tapos po, sa Senado. May kwento yan. So, isang araw na ako nag-prepare, tapos the next day, Senate hearing na. Eh, ito nga mga friends ang problema. Noong gabi bago mag-Senate hearing, in-interview ko pa si Senator Gordon about dun sa ethics case ni Trillanes. Kasi kayo, mga pasaway kayo, ang kukulit nyo tungkol dun sa ethics case ni Trillanes. Eh, alam ka namang mag-comment ako, wala naman akong alam dun sa kung paano na gumagana. So, ang ginawa ko, punta ako kay Senator Gordon, tinanong ko siya. O, nangyari... Eh, de, syempre, pagkatapos ng mga ano, te, pagkatapos ng interview ko kay Senator, eto pala yan. So, pagkatapos ng interview ko kay Senator Gordon, labas kami doon sa office niya, diba? Tapos, paglabas namin sa office niya, parang katabi lang nung office niya, halos katabi lang. Nung office niya, yung office ni Senator Leila De Lima. Tapos, kami naman, de, syempre, kuwi ko yung sa taong busit-busit kay De Lima, no? Di, magkapapicture ka man lang, matutuwa ka na walang tao na doon, no? So, punta kami doon sa door. Tapos, nakalagay nga doon, 222. May dinikit yung mga staff niya na 222. Tapos, yung pala yung dami ng oras na nakadetain siya. So, parang ano siya mga friends? Parang protesta ng mga staff niya. Alright. Ganito po ang itsura pag nakatulog na. Anyway. So, nagka-picture kami doon. Tapos, ginawa nilang issue. Dead ma. Tapos, the next day. Siyempre, pagkatapos doon. Siyempre, kasama kami ni Mike Lopez. Doon syempre mga friends, sa mga bakla, kakain man lang, di ba? Parang kain, inom lang isang ng mga 2 bote, tas uwi. Eh, naka-uwi ako mga friends, mga 2:30 na. Natulog ako. Ang bakla, sarap na sarap matulog. Aba mga bakla, nung gumising ako, alas 7:50, ay galing pa akong BGC. Tapos mga friends, okay, ito ha, 5, naggumising ako 8 a.m. Tapos, ang aking, Senate hearing, 9:30. Kumusta ka naman? Di ba, grabe, traffic. Tas alas 8, parang rush hour na rush hour. Diyos ko. So, mga friends, ang disiste, hindi na ako nakaligo. Hindi na ako naligo bago pumunta sa Senate hearing. Diyos ko.
So kung ako makikita ninyo sa Senate hearing, parang nakaganon ako. Yeah, parang itsura ko sa Senate hearing. Tapos nakaganon ako, tas oily-oily, ganyan-ganyan. Kasi nga po, wala pa ako ligo nun. Tapos nga, di ba nga, biglaan ako nagising. Kaya po nung unang mga 2 hours nung Senate hearing, yung botones ko hindi magkatatap, hindi magkakatapat. Di ba napansin nyo? Magkaganon yung ano ko, magkaganon yung polo ko nun. Kasi nga po nagmamadali. Tapos, nung nandun na kami sa ano, sige lang. Tapos, pangalawa pa doon, nung nandun, on the way na po kami doon sa, on the way na po kami doon sa Senate, eh di ba ano, paggalig ang BGC, ang pina, o kasi nga, di ba may kasabayan, oiliness is next to poverty. Okay, tuloy natin. Alright, next. So, di ba paggalig BGC, ang pinakamadali, dumaan ka sa Resorts World, tapos panika ng Naiya-X, baba ka ng Makapagal. Oh, eh din bumaba kami ng Makapagal. Oh, din nakakita ko ng Jollibee. So bumili ako ng dalawang ano, Yum with TLC. Tapos dumiretso na ako sa ano. Dumiretso na ako sa mga friends, mamaya na kayo mag-message. Nakakaloka. Friend, message ng hoy, mga Facebook friends. Pag alam niyo namang nagla-live ako, huwag na kayong mag-message. Pop-up ng pop-up dito sa cellphone ko eh. Ano ba 'yan? Sali na muna kayo diyan sa comment box. Nakakaasar. All right, tuloy natin. So, nag-umpisa yung Senate hearing. Pwede ngayon, tinawag-tawag pa ako. Eh, parang tinanong-tanong ako. Kasi ganito, hinahanap muna doon si Kokoy Dayaw. Tila po ako makain po ang Chicken Joy. Wala ka. Kasi nga po, gutom na gutom ako. Wala ka. At pasensya niya na po kasi, umiinom po talaga ako ng gravy. Alright, tuloy na natin. So, ganito. Ang hinahanap talaga nun, si Kokoy Dayaw. Kasi siya yung prime suspect. Ang problema, ang lolo Kokoy mo hindi lumitaw. So, ako naman parang, alam niyo na lamang kung wala si Kokoy. Kasi mga friends, etong loko tong si Franco, si Papa Franco. Si Franco Mabanta, sinabi sa akin nung previous day na parang, uy, darating daw si Kokoy. Tapos ako naman parang, yay! Darating! Tapos si Bakla, hindi naman dumating the next day. Parang, girl, ba't hindi naman dumating? Moment mo na to shine, di ba? Weh, hindi lumitaw. So ang ginawa, ang plano pa yata ng LP doon, ito lang naman eh, teorya ko lang naman, hindi ko naman sinasabing totoo, ha? Ang plano yata ng LP doon, hindi papunta yun si Kokoy Dayaw para hindi magsalita, kasi nga hindi naman katalinuhan si Kokoy. Tapos, pangalawa doon, dahil hindi pala si Kokoy, ako yung magiging center of attention. Tapos ako yung gigisahin nila hanggang mag-emotional breakdown ako. O heto, hanggang mag-emotional breakdown ako. Heto po yung catch. Di ba nga matindi pa yung jet lag ko noon. Mga 12 time zones ang pinaglalabanan natin. So pagod na pagod talaga ako noon. Tapos wala akong tulog, walang pahinga, masakit ang katawan, walang ligo, walang kain. So, yung mga nagko-comment sa akin na kino-congratulate nila ako para sa composure. Well, you're giving me too much credit. Wala po akong composure, no? Nagkataon lang po na pagod ako. Kaya wala na po akong energy para magtaray. Yung po talaga yun. Kasi po, kung ako lang po ay kompleto tulog nun, ay nako, baka po na nagmura ako sa Senado. Pero pinipigil ko naman kasi, nung in-invite ako ni Senator Grace po, tumawag naman ako sa opisina niya. Sabi ko, ma'am, alam niyo naman po na eh, follower ko kasi yung opisina ni Grace po eh. Hindi, follower ko sa page. Hindi ko sinasabi nag-agree siya sa akin na chinecheck lang nila yung page ko. Actually, maraming senador chinecheck yung page ko. Anyway, sabi ko sa kanila, ma'am, huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako magmumura sa Senado. Pipilitin ko po maging sibilisado. Huwag po kayong mag-alala. Kasi syempre, yun ang pinag-aalala ng kampo ni Grace po eh, di ba? Mamaya bigla akong magmura doon, tapos sila parang, woo! Makontent pa ako doon, diba? So, X. So, unang sumalang na nagtanong, etong si Kiko. Tinanong ako, ano, tungkol doon sa, ano, mga te, yung why the Liberal Party needs to assassinate Rodrigo Duterte. Na,
YLP needs to assassinate Duterte. Tapos sinabi, this is a very serious allegation. Ganyan. Allegation against who? Kasi mga friends, ang wording ng title ay YLP needs to assassinate Duterte. Sabi ko, needs. Hindi will. In short, tagalogin ko, ang title ng article ko, bakit kailangan patayin ng LP si Duterte? Yun ang title. Ang title ay hindi, bakit papatayin ng LP si Duterte? Si Kiko, Diyos ko, major comprehension issues. Diyos ko, Kiko. Talaga mga friends, after talaga nung Senate na yon, talagang buong-buo na loob ko. Team Gabby. Ayun ako, promise talaga tayo, nung nagpaasal si Sharon kay Kiko, sabi ko, kasi, mga friends, yung lahat ng buong pamilya kasi namin mga Sharonians. Tapos, nung naghiwalay si Sharon at si Gabby, kasi si Gabby, diba, nangaliwa kay Jenny si Kia nung araw. Di parang durga-durga ang puso namin. Kasi pag nakikita namin si Gabby, tsaka si Sharon, tsaka si Casey, magkakasama sa picture, parang masaya kami, parang one big happy family, parang ganon. Tapos, nung naghiwalay sila, parang syempre, may natitira pa sa puso namin na parang, parang Sharon, Gabby pa din kami. Parang ganon. Tapos, nung pinakasalan niya si Kiko, parang sabi ko, parang, well, matalino. Kuno, mukha siya matalino, no? Kasi nakasalamin, eh, diba? Eh, diba, sa atin naman, at mga friends, diba sa atin naman sa probinsya, basta nakasalamin, mukhang matalino na. Eh, natuon lang ba naman ako noon? Parang 7-8 years old lang ako noon. So, parang, mukhang matalino naman, nakasalamin, eh. Pero, Diyos ko, ang pangit. Hindi ko sasabi pangit si Kiko, ha? Pero, mga te, eto si Kiko Pangilinan. Eto si Gabby Concepcion. Pagtabihin nyo nga. Diyos ko, mukhang manikurista lang ni Kiko. Mukhang manikurista lang ni Gabby si Kiko. Kaya, Team Gabby. Yun lang. O, de, ano, sabi ko kay Kiko, yan po, I try to imagine political possibilities. Ganyan, I try to understand human nature. Sabi ko, ano problema mo dyan? Kung na-hurt yung, sabi ko pa kay, kay Senator Kiko, Senator, Mr. Senator, it is not a crime to hurt feelings. Mga friends, nasaktan yung feelings mo? Crime na yon? Isa lang ang crime na hurting feelings. Offending religious feelings. Yun lang ang bawal sa revised penal code at sa lahat ng mga batas natin, offending religious feelings. Santo Papa ba sila? Simbahan ba sila? Born again man lang ba sila? Iglesia ba sila? Di naman. Well, meron silang mga religious affiliations. Pero hindi sila taga ron. Hindi sila official ng simbahan. Ano pinag... Kaya sabi ko nga sa kanila, kung feeling ninyo, sa parang, di ba, somewhere dun sa sinabi ko, parang kung feeling ninyo, hindi yan dapat gawin, edi mag-legislate kayo against it, tapos susunod ako. Pero, that which is not prohibited, can be done. Ganun sa batas, mga friends. Kung matatandaan po ninyo, parang nung late 90s, early 2000s, di ba kumalat yung I love you virus? Parang email siya, na parang love letter. Tapos may nakalagay na malicious na code na virus yon. Ngayon, di ba, maraming mga taong malulungkot, walang forever, malalamig ang Pasko. Nakakita sila sa inbox nila ng I love you. Kinlik ang I love you pack na virus na yung computer nila. Billion-billion ang damage nun na na-cause yung I love you virus. At iyon ay ginawa ng dalawang taga nag-aral sa AMA, yung AMA Computer College. Ngayon, ang problema, hindi naman sila makulong kasi walang cybercrime law nung panahon na yon. Gets ninyo mga friends? So basically, pag walang batas na nagbabawal sa isang bagay, hindi ka pwedeng makulong para sa paggawa ng bagay na yon. So yung mga gumawa ng I love you virus na bilyong-bilyong dolyar ang nasira, hindi nakalaboso. Ganun yon. O ngayon, paano ko makakalaboso? Okay ko, abogado ka pa naman. Oy, kay Michael Tan Kakchong, yung may-ari ng Jollibee, ang dami-daming beses na kitang ini-endorse. Pag gusto mo mag-endorsement deal sa akin, ala po akong pera, 12 million po ang sweldo ko sa DFA.
hindi pa po ako hindi pa man lang ako nakakasingil. So, yung Jollibee, kung gusto po ninyong mag-donate man lang sa Thinking Pinoy, malaki pong tulong sa pagbabayad ng aking kuryente at internet dahil wala po akong pera. Alright, yun lang. So, ito pa nga, speaking of, bago tayo mabaron sa mga ano, mga senador na yan. Ayan. Subo lang ko isa kasi nag-almusal ako eh. Kasi mga friends, humahabol ako sa pahinga ngayon. Kasi pagod na nga po talaga ako. At sabi, kaka-tune in lang, huwag kayo magtaka, umiinom po talaga ako ng gravy. Masarap uminom ng gravy, huwag niyo akong kontrahin. Eh, diba? Ganito yan eh. Pagkakain ka ng Chicken Joy, tapos nasa loob ka ng kotse, o nasa loob ka ng jeep, o kung ano man, ang secret dyan, yung extra, yung rice, pipisilin mong ganon hanggang maging bola na matigas. Pag bola na matigas, kainin mo siya parang siopaw. So, isang chicken sa kanan, bola sa kaliwa, bola ng kanin. Para kahit traffic, gumaganon-ganon, hindi titilansik yung kanin. Tapos kagat ka ng chicken, kagat ka ng siopaw na kanin, tapos inom ka ng gravy. Diba? Portable. Okay, ganun lang. Tuloy tayo rin sa Senado. So, natapos na si Kiko. Ang sumunod yata, etong si Bam. Ay, hindi pala. Si Risa. Kailangan pa ba natin pahabain kay Risa? Naku, Diyos ko, huwag natin pahabain niya. Sabihin na lang natin na ano, ang gusto ni Risa na I'm nicer sa aking vlog. Girl, tuturuan mo ako ng batas, rebellion at saka insurrection at saka secession, hindi mo alam ang pagkakaiba? Si Bakla, talagang ganito mga friends, ha? Sa lahat ng mga senador, ang pinakawala akong respeto kay Ontiveros at kay Trillanes kasi parehong tanga. Kasi mga te, sa'yo ba naman, ano, disrespectful, ganyan, there has to be something done about it, chuba, chuba, chuba. Tapos sabi ko, girl, tuturuan mo ako sa batas. Matapos mong babuin yung ibig sabihin ng rebellion, matapos ka mangidnap, matapos ka magwiretap, parang, girl, hindi uso sa lamin sa opisina mo? Promise talaga mga friends, sa Pasko, bibili ko ng mga tig 50 pesos sa Divisoria na ano, salamin. Tapos, pagkakuha ko ng mga salamin na yon, iriregaluhan ko si Kiko, si Bam Aquino, si Risa, si Delima, tsaka si Trillanes. Sabi, nakalagay na note, Tumingin mabuti. Ska. Stress. Yung nagtatanong si Kiko, si Senator Villar, tapos tumawa ako. Eh kasi sobrang nakakatawa yung sabi ni Senator Villar. Ganito, sabi ko doon, di ba yun yung part na sinabi ko na, if I were given a choice, ganyan-ganyan, tapos sabi ko, 12,000 lang yung kinikita ko sa DFA, 12,000 pesos per month. Tapos, biglang tumingin sa akin si Senator Villar, ang sabi sa akin ni Senator Sitja Villar, sabi sa akin ganito, Diyos ko, 12,000 lang naman pala kinikita mo, umalis ka na dyan. Ulitin ko ha. So ganito, Senator Kiko Pangilinan, sabi ko parang, sa totoo nga lang po, yung uli ka, 12,000 pesos doon, and hindi man lang kasyang magpantaksi. Tapos sabi ni Senator Cynthia Villar, Diyos ko, 12,000 lang naman pala yung kinikita mo doon, umalis ka na dyan. Baliw din eh, nakakatawa. Sobrang love ko, sorry ah. In fairness naman, ano, kay Senator Villar, totoong tao si ate. Binara ko na yan dati, Senator Villar. Ang sabi ko sa kanya dati, Ma'am, ano ba naman yung issues ninyo? Ano? Extra rice at saka bawang. Laliman naman natin ng konti. At nakinig siya. Gets ninyo? Yun yung gusto ko kay Senator Villar. Pag binara mo siya, nakikinig siya, hindi siya umiiyak na parang, oh, api ako, ba't niyo ako binabash, ganyan-ganyan. Hindi siya ganun. Okay, yung po mga nanonood, ito yung pakita ko sa inyo yung background. Nakikita niyo yan? Yun yung mga windmill, yun yung binili ko yan dun sa windmill sa Ilocos Norte. So yung mga taga, mga ano dyan, mag-Ilocos North, mag-mashal kayo dun, mura lang. 1,000 lang po ang pamasahe from
Manila to Lawag sa aeroplano. Tapos eto, Minions. Para pag ano, nagpapanggap akong Liberal Party, ito yung sinusuot ko. Eto naman, pag nagpapanggap akong si ano, Lenny, feeling niya siya yung reyna ng Pilipinas. Tapos, oh, yun lang, mga libro. Alright. So, nasa na ba tayo? So, parang, takatanga ni Risa, hayaan mo na. Tapos, punta tayo kay ano, kay Bam Aquino. Si Bambina. So, ang sister kay Bam, nagagali, na sa pirang pinapalito niya, na-biased ako. Ano? Girl, opinion writer ako. Malamang may bias ako. Tanga ka. Sinabi ko bang news ang thinking Pinoy? Tanga-tanga. Kasi sabi ba naman, sa mga vlog mo, ilan yung nasulat mo na ano, sabi daw, ay, di ba, parang mga Duterte allies kayo. Tapos sabi ko, kay Bam, sir, hindi kami Duterte, hindi ko masasabing Duterte allies ako. Masasabi ko lang, Duterte aligned. Magkaiba yung ally sa aligned. Parang ako yung, kung yung alliance ko, parang yung, mali, yung affinity ko sa Duterte administration, parang affinity ni Gordon o ni Lacson sa Duterte administration. Yung parang, oh sige, generally, gustong-gusto ko yung Duterte administration, pero hindi ibig sabihin na hindi ko na ito babarahin. Aba, several times ko na pong binara si Pangulo. Diyos ko, nung nag-rape joke, nung minura si Obama, yung mga lahat ng pagmumura niya na sobrang dami. Yung ano pa ba? Ay, di na yon. Okay na yun. Basta hanapin nyo lang sa vlog ko. Madami yun eh. Mga 10-20 article. Tapos, binara ko na rin yung PCOO. Ang daming beses. Si ano, si Asik Banaag, si Joel Eggo. Binara ko na din yung NFA. Binara ko rin ng si ano, Yusek Maya Valdez. Ng... Diyos ko mga te. Ang daming beses ko nang binara. Pero heto, sabi ni Bambina, kesyo daw, ano, ano ba yung tawag doon? Doon sa 200 or so articles mo, ilan dyan ang against the political opposition? Ganun yung sabi. So parang pinapalito niya, eh bakit mas maraming anti sa political opposition kesa rin sa anti sa government? Ganun yung tanong niya. O edo, sagot ko, eh syempre po, mas maraming mali sa inyo eh. Well, actually, ang exact ko na words. Of course, because there's more things wrong with you. Eh, totoo naman eh. Yung opinion ko eh. Ayaw niya ng opinion ko. Gusto na i-legislate niya yung lumalabas sa utak ko. Gaga rin eh. Diyos ko. Oh, anyway, after nun, may konti pang exchange, pero generally, ang tinatry na ni Bam nun, ilaglag na ako. Yung parang hindi mailaglag. Yung parang, tabi ka dyan. Parang ganun. Wag na, okay na. Parang, kasi ganito, medyo na ano, medyo na, feeling ko lang, medyo na caught off guard si Bam. Kasi, nung una, gigil na gigil siya sa akin. Tapos, edi nabara ko na, there's more things wrong with you. Tapos, after that, medyo binola ko ng konti. Hindi naman binola. I mean, totoo naman din kasi sinabi ko, in fairness, sir, you look good in person. Kasi, in fairness kay Bam, may itsura naman siya in person. Okay naman si Bam eh. In fair, alam mo, kung di lang siya masamang tao, ma'am, pwede ko siyang mahalin. Ha, diba? Ulitin ko, ha? Hindi po pangit si Bam Aquino. Pero kung sa palagay ko, eh, kung hindi lang siya masamang tao, pwede ko siyang mahalin. Eh, masamang tao po, eh. Alright, tuloy natin. Okay, next. Tapos, dali nga lang, ito muna ako. Sorry po ang extra energy ako ngayon kasi nakatulog po ako ng mahaba. So, ito eksena. After nun, parang gusto na ni Bam na parang, ha, huwag na, alis ka na dyan. Parang, iba na tanongin ko, iba na. So, ang pinakinitan ngayon, si Mocha. Eh, mabang ko, ano nangyari nun? Kasi nga mga friends, so sa entire na, yung entire na Senate hearing na yon, medyo ano, medyo blurred yung lahat ng nangyayari sa mata ko nun. Eh, kasi nga, first Hi, mga friends ko po na nagme-message sa akin sa Facebook Messenger, putang inautang na loob na nun, nag-Facebook Live po ako ngayon. Huwag muna kayo kumepal! Sko, mamaya na yan, hindi kayo mamamatay kung mamaya nyo ako i-message. Alright, tuloy natin.
So ano, so wala, tapos na si Bam, punta tayo kay Trillanes. Eh di syempre, ganito, magkasama kami ni Mike Lopez dun eh, no? Kami-kami lang eh, parang, kasalita si Trillanes, parang, girl, ang dami mong dead air. Sa sarili ko lang ha, nung nagkasalita si Trillanes, parang, girl, ang dami mong dead air. Parang, girl, ano ba yan? Ang dami-dami mong sinasabi salita, ang dami-dami mong inuubos na oras, pero yung points mo, parang dalawa, tatlo, every 5 minutes. Girl, sayang yung oras. Ganun kami ni, parang ganun yung arrive namin ni Mike noon, yung reaction namin kay Trillanes. Tapos tinanong na ako ni Trillanes na parang, o de, bastos daw kami, ganyan. O de, kako, sabi ko sa sarili ko, sinabi akong bastos, sabi ko sa sarili ko, eh bastos naman po talaga ako eh. Kaya lang, hindi illegal maging bastos. Diba? So, nilinawin ko ha, bastos daw ako. Bastos po talaga ako. Ayun, to set the record straight. Bastos po talaga ako. Bastos, pero hindi po ako nagsisinungaling. Tapos ngayon, de, ayun, dumating na yung panuna, hindi man lang baka daw magsasorry sa picture namin kay, ano, Leila de Lima na opisina. Tapos sinabi ko, eh, ba't ako magsasorry? Gago ba ako? Eh, masaya kami nakadetain siya. So, eh, kayo ba? Plastikan tayo. Ano sa 15,000 na nanonood ngayon? Hindi ba kayo masaya na nakadetain si Leila? Wow ha, plastikan. Kasi mga te, ganito. Marami kasi hindi nakakaintindi kung saan ako humuhugot ng kapal ng muka. Kasi, admittedly, makapal po ang muka ko. Ganito mga friends, sorry as hindi lang ko Yossi. Kasi ganito, makapal yung muka ko kasi wala na po akong pangarap. Wala na po akong pansariling pangarap. Kasi mga friends, mababaw lang ang pangarap ko sa buhay. Una, pambayad sa kuryente. Pangalawa, pambayad sa tubig. Pangatlo, pambayad sa internet. Pang-apat, Dota. At saka bathtub. Yun lang, lima lang. Bali nga, tatlo lang yun eh. Number one, pambayad sa bills. Pangalawa, Dota. Pangatlo, bathtub. Paminsan-minsan lang yung bathtub, ha? Hindi palagi. So, pambayad lang sa internet. Ay, pambayad lang sa bills. Tsaka Dota. Kasi mga friends, sabihin na natin na ano, nung bata pa ako, nung college pa ako, tsaka high school, marami akong pangarap sa buhay, kaya lang walang nangyari kasi nga nagkandabuli-bulilyaso buhay. So, natutuwa ko na ano, mabuhay sa hirap, yung mabuhay sa wala, yung hanap ako ng paraan sa sarili ko. Tapos nung nakaraos na ako sa paghihirap, nung medyo umangat-angat na yung lumuwag-luwag na yung buhay ko, dumating na ako sa panahon na namamasyal na ako sa ibang bansa, P-Super nga lang, pero namamasyal pa rin. Salamat po sa Cebu Pacific, kahit po basura yung mga aeroplano ninyo, napakamura naman po ng pamasahe. Kaya po magtitiis na lang po ako ng stranded ng 2 hours sa tarmac. Kasi at least 1,000 lang po ang ano, Manila, Singapore, parang gano'n. So nakakapamasyal na ako noon. Tapos naisip ko, kahit ako hirap ako noon, nakakapamasyal ako. Meron ako na luxuries. Tapos sabi ko, madami sa mga Pinoy hindi nag-enjoy ng same na hindi kasing swerte ko. Kaya nung nagsawa na ako mag-travel, nung mga tipong pangatlong beses ko na sa New York noong 2014, kako sa sarili ko, parang tigil ko na nga muna to. Ano na lang, tumulong na lang ako sa bayan kasi nakukonsyensya ako eh. Kaya ako, inumpisan yung thinking Pinoy. Kasi kako, nakompleto ko na yung pangarap ko sa buhay, ang babaw lang. Oo, nagdodota ako 2003 pa. Kasi kako, nakompleto ko na yung pangarap ko sa buhay, kasi ang babaw lang, sobrang babaw. Ito mga friends, pag sobrang, ang advantage ng mababaw ang pangarap, madali siyang abutin. Eh, ang babaw na ng pangarap ko eh. Alright. So, kasi actually mga friends, kung magpa-file ako ng SALN ngayon, ang SALN ko pa wala pang 1 million. Actually, wala pa yatang 500,000. SALN yun na lahat. Okay, tuloy natin. Sabi ko, para tumulong na lang sa bayan. Kaya ngayon, syempre, iba-iba tayo ng pananaw sa politika. Mayroong pro-Duterte, may anti-Duterte, may pro-yellow, may dilaw, azul, orange, pula, green, indigo, violet. Kompleto yan. Pero, ang ano ko kasi sa buhay, basta hindi ako kumukontra sa konsyensya ko, gagawin ko. Eh ngayon, sabihin natin na pro-Duterte ko.
Sige, baka sa ibang tao, mali ang maging pro Duterte, pero sa konsyensya ko kasi hindi eh. Gets nyo? Kasi sabi ko, kung kailangan natin, kung sisiguraduhin lagi natin na what we do is absolutely right, hindi tayo uusad. Hindi uusad ang buhay. Magmaano tayo? Maa-analysis, paralysis, kamukha anong nangyayari kay Mar Rojas. Nalintik na yan, inutil din naman. So, ang gagawin na lang nating guide, konsyensya. Pag hindi ka nakukonsyensya sa ginagawa mo, gawin mo. Pag hindi ka nakukonsyensya, kahit natatakot ka, gawin mo pa rin. Kasi ang pinagdadraman yung mga dilaw na yan, keso, ano ba to? Bashing daw online, ganyan, dun sa mga anti-Duterte, yada. Sa palagay ba nila, hindi tayo nababash? Mga te, libo-libo ang nagbabash sa akin araw-araw. Nakita nyo ba ako na nagre-reklamo? Hindi, it's par for the course. Oh, eto. Tatapos yung Senate hearing. Bilisan natin na kasi lalamig yung chicken joy ko eh. Dali lang po ang gugutom talaga ako, kagat lang ako isa. Hindi pa po talaga ako kumakain eh. Tsaka po, yun pong mga mahilig sa puwit ng manok, ire-reserva ko po. Kasi po eh no, may puwit ng manok. Hindi po ako makain ng puwit ng manok eh. Hindi lang. Hindi. Baga! Twenty seconds. Yan. Yan. Mabit na. Okay. So, ganito. Saan ba tayo? Pagkatapos ng hearing. Oh, adyan natapos ang hinayupak na hearing. Lalabasan na, mainstream. Tawa ako ng tawa. Kasi, una lababas na bato sa akin. Ano daw? Mayabang daw ako. Mga te. Mayabang talaga ako. Mga tanga. Totoo pong mayabang ako. Hindi ako kailangan paalalahanan pa doon. Mayabang po ako. Kasi mga friends, pag ganito yung laban mo, ganito politika, tapos libo-libo yung nagbabash sa'yo, kailangan mo ng yabang. Kasi pag hindi ka mayabang, madudurog agad yung loob mo. Matanga. Ano gusto nyo? Mika ko parang, ganun itsura ko sa Senado, parang, hindi po, Miss Minchin, hindi po, wala po kami kasalanan ni Loti, Ermengarde, Becky, gusto mo ganon? Tanga, kailangan mayabang, hindi naman yung sobra, medyo lang na mayabang ko, kasi kailangan mo ng inner strength, pag ganitong banatan, sa palagay niyo tatagal ako ng 2 years, na nagtitinking Pinoy, nang hindi ako mayabang. Girl, kailangan malabang ka, kailangan yung medyo sure ka kung asino ka. Kasi sa ganitong laban, pag hihinay-hinay ka lang, na parang kasi Lenny Robredo, bakla mag-emotional breakdown ka. Diyos ko. Okay, tuloy tayo. So, yun yung unang patama. Yung pangalawang patama naman, yung sa BCDA. Yung meron daw ako consultancy contract. Ngayon naman, eto yan. Nung pinoproseso yung kontrata ko sa BCDA, kasabay yung pinoproseso ng kontrata ko sa DFA. Tapos parang hindi pa sure kung saan ako pupunta, kung DFA ba o BCDA. O eh ngayon, nilabas nila yung kontrata ko sa yung notice of award. Tapos nakalagay doon, may sweldo doon 30,000, ganyan. Ang problema mga ate, notice of award lang yon, hindi po yung notice to proceed. Kasi po ganito yan,
una notice of award. Ibig sabihin, okay, may pwede ka ng pwede ano, inawardan kita ng kontrata. Ang tanong, tanggapin mo ba yung award? Doon papasok yung notice to proceed. Kailangan pirmahan ko yung notice to proceed. Hindi ko to pinirmahan. Bakit? Kasi sa gitna ng pagpirma, yung time frame sa gitna ng notice of award at saka notice to proceed, yun sa gitna. Doon ako pumasok sa DFA. Kaya hindi ko tinanggap. Gets nyo? Kaya hindi ko tinanggap kasi kaya ko pa, hindi ko naman sa, hindi, kaya ko nang sabay. Pero delikadesa lang. Parang sabi ko, sige, nag-cover na lang ako sa, ano, nag-cover na lang ako sa, ano na libre, sa BCDA. Pero kasi masamang tingnan. Tsaka respeto lang din sa mga government officials na, alam mo yun, naghihikahos. So, pero syempre, ang mga news outfit, hindi naman tinanong yung side ko. Putangina, nasaan yung pinag-iayabang yung mga putanginang ombudsman, internal ombudsman na putanginang yan? Alam nyo, lakas magplastika ng mainstream eh. Alam mo, may bullshit silang sinasabi nung sa Senate na internal ombudsman, girl. Ganito yan. Sinabi nila, meron po kami mga internal ombudsman na nag-check ng mga paglabag sa aming code of ethics. Hindi po namin pinababayaan na maging irresponsable ang aming mga mamamahayag sapagkat nakasalalay po dito ang reputasyon ng aming network. Parang ganun yung dating. Tapos ako nang parang, alam mo kami parang, ratang ina, sino nilalako ng mga to? Ganun talaga yung loob ko't mga tenon, mga girl. Ay, promise po, nung pong nanonood kami noon, parang kami, ako pigil lang talaga ako dahil ayoko makontempt. Pero ako nung nanonood ako parang, oh Diyos ka, putang ina, sino ba pinaglulukol itong mga to? Parang ganun mga te. O eto, ilang article na nasulat sa akin, ha? At tinitira ako, parang 20, 100. Tinanong ba ako ni isang beses? Ni isa? Hindi! Tangin ang internal ombudsman yan. Sino ba ombudsman nila dyan? Si Conchita Carpio Morales? Abay, putang ina, eh, dapat na impeach din yung mga internal ombudsman nyo. Bigyan nyo sa akin mga pangalan, papa-impeach ko lahat. Diyos ko! Nakaka-stress. Mga plastikan, alam mo parang... Pero, in fairness, however, in fairness ha, doon sa mga taga-mainstream, in fairness, yung sa TV5, yung si, ano, Alampay, si Robbie Alampay, editor-in-chief ng TV5. TV5 News. News 5. Inter... Ito lang ha, sa TV5. Napakagulo kasi ng branding ninyo. Ano ba talaga kayo? Interaction ba? News 5, TV5 News? Ano ba? Action? Action TV? Ang gulo! Diyos ko! Basta yung sa, ano, yung balita ng TV5, kung ano man ang tawag doon. Ayun, si Robbie Alampay. Napakagaling. Napakatalino. Hanggang yung sinabi niya na untenable ang potential legislation versus fake news. Ang galing! At saka in fairness sa TV5, fair sila. Nanghihingi sila ng side. Pero, maliban sa TV5 at maliban sa kapiraso ng GMA7, lana. Lana. Puro mga tanga. Puro mga kurap. So ngayon, ganito. Meron pa talak si Pab na peke de accusation kay Maroas. Nandun yung article na nasaan ng Pangulo. Basahin ninyo. Diyos ko, basahin nyo nasaan ng Pangulo. De, pagkabasa ninyo, di... Mag-comment kayo kung totoo o hindi. Pero I stand by what I wrote. Okay? Yung crush mo daw. Ah, si Robbie Alampay. In fairness, crush ko yung utak niya. Kaya lang medyo ano siya, masyado siyang... Kasi ang arrive sa akin ni Robbie Alampay nung nakita ko siya doon sa Senado, parang, alam mo yung mukhang respectable? Alam mo yung mukhang edukado? Ayoko nung ganun, hindi kami bagay, kasi ang gusto ko yung medyo bastos. Hindi bastos si Robbie, masyadong decente. Pero good job, Robbie. Mukhang talagang decente, I promise. Gusto ko siyang boss, ayoko ko siyang pag-ibig. Ganun. Okay. Ang TP, ang kinis mo ha, mabait po ang Samsung Galaxy S8, salamat po. So, ayun, ang tanong dito, magsusulat ba ako ng mga letters to the editor? Ha? Magsusulat ba ako ng reklamo doon sa mga mainstream media na yan? Hindi. Kasi,
the more they do that, parang lang si Mokay yan eh. The more they do, kasi ganito, karamihan ng mga Pilipino napanood yung Senate hearing. Then meron silang personal, first-hand na appreciation kung ano yung nangyari. And then they will get to read these mainstream articles na makikita nila na maggarapalan yung spin. So ngayon, kailangan ko pa bang mag-react? Magsulat ng letters to the editor sa kanila? No, I don't! Kasi ang mangyayari nun, mawawalan yung mga taong bayan, mawawalan ng tiwala sa kanila. Ganun yun. Diba? So, yama lang yan. The more, the more mainstream media plays hypocritical, habang lalo sila naging ipokrito sa issue na to, lalo lang silang babagsak. So, yung ginagawa ng mainstream media ngayon, ay putangin na ito pa pala, last na lang. Si Karen Davila. May sasabi, nag-host ng Head Start kahapon ng puta. Sabi ba naman, about yung Kokoy Gate hearing, ganyan, tangin ang Karen yan. Alam mo talaga, alam mo, feeling ko kung anong IQ, eto ah, self-assessment ko ng IQ ni Karen Davila. Mga anong IQ niya? 25. Hindi, I correct. I take that back. Ang IQ niya mga 11. Tangin ang yan. Ganito ba naman? Nag-head start na. Tapos, yung head start sa ANC. Tapos, the interview about the Kokoy Gate. Tangin ah, kinontak ba ako? Hindi. O okay, ngayon, somewhere doon sa Kokoy Gate, ang somewhere doon sa, sinabi niya na, sabi niya, basic daw na rules sa mga journalists, yung kakausapin mo directly yung mga sources mo para makuha yung side nila. Sabi ko, sige, kunwari totoo yan, na hindi naman totoo, dahil hindi naman sinusunod rito yan. O kunwari totoo yan, ba't di mo, kinontak, putak ka, takot ka sa akin. Di ba mga te? Ano yun, di ako tinawag ni Karen Davila kasi takot siya, lalamunin ko siya ng buo sa Head Start. In fairness naman Karen, yung magiging demeanor ko, magiging decorum ko doon sa show mo pag in-invite mo ako, kamukha lang din sa Senado. Kaya lang, I think, after nung Senate hearing ko na appearance, I have established na masakit pa rin ako sa bangs kahit na hindi ako nagmumura. Sabi ni Pamela Tiburcio, ano yung kay Joyce Ramirez na wala raw basis? Si Bakula wala raw basis, girl? Basahin mo yung article? Alright, tuloy natin. Walang basis? Huh? Girl, magbasa nga muna kayo bago kayo magtanong. Haba-haba ng article, pinaghirap akong basahin, tapos ipapakwento nyo lang din. Ano ba naman yan? Tapos eto pa sinabi ni Karen, tanga-tanga. Sabi daw ni Spider-Man. Dali lang! Ipilidin ko lang magkaroon ng composure. Sabi daw ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. Ganun daw. Tanga, si Uncle Ben na nagsabi noon, hindi si Spider-Man. Girl, ba yan? Tanga-tanga. So anyway, ang bottom line dito, nung hindi nila ako mapabagsak ng harapan, ang ginagawa ng LP, binabagsak ako ng patalikod. Sinasaksak na lang ako patalikod. Sige, good luck na lang sa 2019 at saka 2022 elections. Kung walang magiging epekto yung mga pinagagagawa nyo ngayon, good luck na lang. Kasi at the end of the day, mga friends, ang final arbiter kung ano ang tama para sa bansa, tayong mga botante. Kaya kayo, pagkukurutin ko kayo isa-isa pag hindi kayo nagpa-register. Yung mga OFW dyan, mag-register kayo sa overseas absentee voting. Napakalaking bagay niyan. Kasi at the end of the day, mga friends, kayo magde-decide kung sino yung mauupo dyan, kung sino yung nasa kapangyarihan, kung sino matatanggal. So yung mga baliw dyan, na hindi pa nagpa-register, magpa-register na kayo sa COMELEC. Tapos magpa-register din kayo sa mga pinakamalapit ninyong, tawag din eh, yung mga consulate embassy, basta yung mga Meco, Polo, ganun-ganun. Magpa-register na kayo. Yung po sa mga overseas Filipinos, pwede na yon. Pwede na ngayon. Go na. Alright? So, yun na lang po muna mga friends, ha? Kasi po, lalamig na talaga yung chicken joy ko.
hindi po masarap yung chicken joy pag lumamig. Tapos po, bumili pa ako ng isang Jolly hotdog. Eh, di ba masarap yung Jolly hotdog pag ano, pag mainit-init pa? Kasi pag tumigas yung tinapay, matigas masyado, tapos nakakasugat ng gilagid. So, yun na lang po muna. So, again, ako po si TP, ang DH ng mga DH, nakakatapos ng Senate hearing, at gusto po pong umatend na isa pang Senate hearing, at meron nga po pala ako isang governor na source ang sabi sa akin, baka daw hindi na raw ako imbitahin sa susunod na Senate hearing. Pero, alam na po natin kung bakit. Signing out.